Maligayang pagbabalik po, latest weather update po muli tayo ngayon. Pero bago po tayo magsimula, ako po yung nakikiusap. Pakilike and subscribe po, pa-share na rin po para ma-aware po ang ating mga kababayan sa lagay po ng ating panahon. So eto na nga po, muli pong namataan, no, estimated po na may layong 525 kilometers east of Baler Aurora pa rin po itong super typhoon nga po na si Igay. At ang hangin niya po ngayon ay lumakas na po ng sobra. Umabot na po ito ngayon sa 215 kilometers per hour po yung lakas ng kanyang hangin. At yung bugso niya po umabot naman po sa 235 kilometers per hour po yan. Masyado na po itong malakas, no? At pa northwestward pa rin po sa bilis po na 15 kilometers per hour. Mabagal po yung kanyang pagkilos. At kung makikita po ninyo sa ating pinaka live radar, ito pong umiikot na yan. Yan pong kulay orange na may bilog, no? Yan po yung super typhoon na Igay na may international name na Doxori. Kung titignan nyo po, no, pa North Luzon po siya, malapit po siya sa Metro Manila, at anytime po, ilang oras man simula ngayon, ay mararanasan na nga po yung hagupit nitong si super typhoon Igay, or sinasabi na nga po natin very strong typhoon na po siya ngayon category. Ito po si Doxori, no, 215 kilometers per hour yung lakas po niya, pero yung bugso po nasa 230 po yan. Ito po, kung mapapansin nyo po, yung circulation po ng hangin niya, paikot po talaga, at North Luzon po ang kanyang tinatahak. At titignan nyo po yung daanan niya, no, apektado po talaga at tatamaan. So ngayon nakikita po natin, hindi po masyadong apektado yung ilang bahagi ng Metro Manila, dahil po ang tinamaan po dyan ay bandang North Luzon. Nakataas po dyan ang signal number 1 hanggang signal number 3 dahil sa sobrang lakas po na ito. Nakamit niya na nga po yung category bilang isang very strong typhoon. Mas palakas pa nga po sa super typhoon niyan dahil umabot na nga po sa 215 kilometers per hour yung kanyang lakas. So ngayon po, pinagre-ready po yung mga lugar po na bahain anytime po kapag ka nagkaroon po tayo ng flood alert or pagbaha. Umiwas po agad kayo, pumunta po kaagad tayo sa pinakamalapit na evacuation center. Dahil nga po napakahirap i-predict ng bagyo, talagang paiba-iba po ang kilos niya. At akala po natin lalayo na ito, pero ito po inaasahan natin mas lalakas pa po siya sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. Dahil kung makikita nyo, meron pa siya mga susunod na dat, which is yun po mas lalong lumalakas pa siya sa paglipas ng oras. Ito pa po yung isang ating source, no, makikita nyo sa ating view na talagang ikot niya. Ang lakas po talaga, and hopefully thank you Lord po talaga, dahil hindi po direct yung tumama sa ating bansa, gilid lang po. Pero syempre apektado pa rin po ang ilang bahagi ng bansa natin, at hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante. Maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad, i-ready po natin ang ating typhoon kit. At anytime po, no, posibleng bumuhos talaga ang malakas ng ulan, dala na nga rin po itong super typhoon or very strong typhoon na si Igay na may international name na Doxori. Kaya dyan lang po kayo, ako yung nakikiusap, mag-like and subscribe and share po natin para maging aware po tayo sa lahat ng nangyayari. At nandito lamang po ako para i-update kayo sa kaganapan sa ating weather update. Maraming salamat po.